hindi na nga nakapagpigil pa si spokesperson Harry Roque na sagutin ang patuloy na pagbatikos ni Vice President Lenny Robredo sa gobyerno. Dahil halata na nga raw ang panay, kuna na lang daw sa pamahalaan ang kanyang ginagawa at tila wala nang magandang sasabihin ito sa lahat ng mga pasya ni Pangulong Duterte. Maganda naman daw ang mag-criticize kung sa likod nito ay gusto lamang may tama ang isang desisyon na sa tingin nyo ay mali at laging iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Ang problema raw ko ay lahat na yata ng ginagawa ng pamahalaang Duterte ay mali sa kanyang paningin at laging kinu-question niya ito. At ito ang naging pahayag ni VP Lenny, palagay ko, kahit hindi ako Vice President, may karapatan ako, kahit ordinaryong mamamayan lang ako. May karapatan akong ipahayag yung aking mga mungkahi. May karapatan akong mag-criticize, if I need to criticize, kasi yun yung demands ng pagiging Pilipino ko. Ang demand sa akin as a Filipino ay maging bahagi ako sa nation building. At dagdag pa niya, yung problema natin is so much bigger than Secretary Duque. Para sa akin yung problema talaga yung national government na parang walang sistema. Ito nga ang kanyang naging mensahe sa pamahalaan na kinabibilangan niya. Dahil nga sa kanyang mga pahayag, ay umani nga ito ng maraming reaksyon at komento sa mga netizens. Ayon nga sa kanila, bakit hindi na lang daw ito tumulong sa paglutas ng mga problema na kinakaharap natin ngayon kaysa batikos lamang ang ginagawa sa pamahalaan. Kaya maging si spokesperson Harry Roque ay hindi na nakapagtimpi at nagbigay na rin ng kanyang pahayag sa sinabi ni VP Lenny. Ayon nga sa kanya, wala nang magandang sasabihin si Vice President Lenny Robredo sa gobyerno. Hindi na nga raw umaasa pa ng suporta ang pamahalaang Duterte sa pangalawang pangulo. At sinabi niya na she's entitled to her own opinion. Of course, as the leader of the opposition, we don't expect anything positive about this administration from her. We've accepted that, I think the people have accepted that. She can say all the negative things on the administration, but the people still support the president. At dagdag pa niya, I just wish the Vice President Lenny Robredo could actually offer solutions. Ito nga ang mga patama ng kalihim kay Robredo, sa patuloy na pagngaungaw at wala namang ino-offer na solusyon sa mga problema ng bansa, bagkus tila nag-aabang lang at naghahanap ng butas sa pamahalaan. At kahit anong gawing pamimintas raw sa pamahalaan ay nananatili pa rin daw ang suporta ng mga Pilipino sa presidente. Dahil nga dito ay marami ding mga netizens ang nagbigay ng kani-kanilang mga komento patungkol sa palaging pagkuna ni VP Lenny sa gobyerno. Sa mga naging komento nga ng mga netizens, ay tila nainis na rin sila kay Robredo sa palaging pagbabatikos nito sa magandang ginagawa ng gobyerno. Tanong nga nila, ano raw ba ang may dudulot ng palaging pamumuna niya sa pamahalaan? Wala naman daw itong epekto sa Pangulong Duterte, dahil nananatili pa rin daw ang suporta ng karamihan sa mga Pilipino, sa halip ay sinisira niya raw ang tiwala sa kanya ng mamamayan. Kaya ano ang inyong reaksyon sa isyung ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.